Bless God morning guys. Ayun, may pa-deliver si Mayora. Ano ito tawag dito? Milk tea? Max Mango pala. Ayun. Nasaan ang iyo dito na? Milkshake. Apat. Tag ano kami? Tag isa kaming apat. Kay Jo. Kay Arky. Kay Kisa at Aki. Ito po. Ayan guys. Nagkapalit. Sorry naman. Ayun guys. God bless. Good morning. Nakakatuwang buhay. Yung may pa-deliver si Elias. Galing sa bundok ng Sinay. Galing sa balon. Ayun guys, deliver si Mayora at namalat na kami dito ka, ano. Para lalo kami malat. Ang lamig at ang tamis. Ayun guys, salamat sa Panginoon. Ayun, baka sino gusto mag-sponsor sa amin nitong Max Mango. Ang saya. Ayun, may pamerienda. Ayun guys, gusto nyo? Ang verse of the day natin, Proverbs, Kawikaan. Proverbs, o Kawikaan, go. 1 verse 7, sabi, ang pangalang... Hanggang 8, go. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Ayan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Ayan, may tagubilin dito kayo sa verse na ito. 7 hanggang 8. Sabi nga dito, ang paggalang o pagsunod kay Yahweh ay panimula ng karunungan. Amen. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. O ayan, pag dito nag-inig sa salita ng Lord, ay talagang matawag tayong mangmang. Pero sa mga nakikinig ay pasimula daw ng karunungan. Amen. Ayun, simula nung narinig na, nakikinig na tayo sa salita ng Lord, ay naging marunong na tayo. Alam na natin kabutihan ng Lord. Nagkaroon na tayo ng wisdom, ng karunungan para tayo makasunod. Amen. Kaya salamat sa Kanya. Thank you, Lord. Be, ikaw naman. 10. Basa, ito. Anak, sakali maakitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Ayan, sakali mo daw, anak. Ayun, tingnan mo, pag nabasa mo to, di maalala mo nga na yung ano, dapat tanggihan ko yung masama, hindi yung minsan ako panangunguna, ano. Ayun, kaya yung pagpakikinig doon sa salita ng Lord, nagsisimula ng karunungan. Amen. Pero para doon sa mga hangal, wala doon sa halaga sa nila mga saway, di ba? Yung mga hindi nakikinig sa salita ng Lord, ang titigas ng ulo, mga suwail sa magulang, ano. Kaya ayun. Ano yun? May pal-deliver na naman si Madam Pizzi. Ayun guys, may dumating uli. Ay. Busog ang mga idik. Alagay mo dito. Ngayon guys, ang saya. Basta may ginagawa ka para sa Panginoon, may pa-deliver. O, lagay mo dito yung isa para dalawang ay dalawang flavor. Ano mag-sponsor Pizza Hut? Ay, mali na sponsor nito. Agreed! Ayun guys. Ayun, may pa-deliver si Madam. Si Madam Jo. Ayan, busog na naman ang mga biik. Ayan guys. Gusto nyo guys? O, dalawang flavor. Oh, ay baka naman pwedeng mag-ano muna to si Tita. Oh sige, kain ka lang kaysa ako na lang magbasa. Wow. Ayan guys, ang sarap. May stretch cheese. Ang sarap kaya naman ng buhay natin ngayon. May pa-deliver si Mayora habang tayo nag-ano. Ayan guys, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Habang kami nag-ano nagpa-deliver si Jo, kaya masarap ang pagpipilm. Glory to God. Ayun guys, salamat sa Panginoon. Verse 10, ay nabasa na ni Keisha. Aking anak, sakali makaitin ka daw ng mga kasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo daw sila. Eh kung hindi mo pa nabasa ito, di malamang, manguna ka pa. Sabi sa 15, aking anak, ayun, tinawag tayo ng Lord, anak, wala ka ng nanay, wala ka ng tatay. Ang Lord, tinatawag kang anak. Kahit ugod-ugod ka na, mayroon ka pa rin magulang si God. Aking anak, sa kanila iwasan mong makisama, umiba ka ng landas mo, palayo sa kanila. Ayan, palayo daw. Palayo sa sarili mo. Ayan. Diba? Saan ba itong mga taon to? Diba? Minsan sa loob pa mismo ng iglesia. Verse 32. Sabi dito. 32 to 33. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Ayan. Diba doon sa ano? Hindi kasi nila alam. Kaya sa halip na umiwas sila sa ano. Kaya yung pagkinig daw sa salita ng Lord, pagsimula daw ng karunungan, wisdom at karunungan, ano, ayun doon sa ating binasa. Kasi pag hindi ka nagbasa nito, pag niyaya ka ng sama, di pandi panguna ka pa. Aking anak, sa kanila, iwasan mo daw makisama. Kung ba ka nang nandas, patungo sa kanila. O, ayan, di ba? 32 to 33, sabi, katigasan daw ang ulong papatay sa mangmang. Sa lusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ayan, yung kaalaman kasi nasa Bible, guys. Ito yung guide natin. Sa napakadiling kwinting pamumuhay ngayon, lalo na sa panahon ito, guys.
Ito yung manual of life natin na dapat natin basahin. Paano ka naman tatanggi dun sa masama kung hindi mo ito nabasa? Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, wow, amen, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan, o diba? Kailangan natin manahan sa Panginoon para mabuhay tayo ng tiwasay at wala para tayong katatakutan, o diba? Praise the Lord, hallelujah. Kasi nga alam natin na si Jesus ang ating tagapagtanggol. Thank you, Lord. Kawikaan, partinan mo guys, nasulo ko tuloy yung pag-film at lamon ng lamon itong dalawa sa Arquette's case. Ayun naman si Joe sa likuran ng kamera, ngasab din ang ngasab. Ayan, pati yung mga dog namin, nagtitreats guys. Salamat sa Panginoon. Kasi merienda time na guys. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo umalis ng bahay, nakapagsamba tayo at nagpuri sa Panginoon sa magitan ng pagbasa ng kanyang salita. Amen. Sabi dito sa Proverbs 2 verse 1, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin ito. Ito lang ang ating panangga sa paglalakbay natin sa daigdig nito. Kailangan makinig tayo sa ating amang nasa langit. Praise God. Habo doon sa... ano ba yan? Habo doon sa Kawikaan to verse 12 to 13, ilayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. O diba? Yung pagbabasa natin ng salita ng Lord guys, na ilalayo tayo sa kasamaan at sa kaguluhan sa totoo lamang guys. Kasi pag hindi mo salita, hindi mo alam yung wisdom galing sa Panginoon. Patol ka ng patol sa kasamaan kasi nga wala kang alam, hindi ka marunong. Kaya ito talaga yung tunay na karunungan, sabi nga doon sa Proverbs 1:7. Yung paggalang daw at pagsunod kay Yahweh, pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmangang aral at masaway. Di ba sino bang mangmang to? Di ba tayo din nung hindi pa natin nababasa yung salita ng Lord? Huwag tayo mag-isip kung sino ito, tayo to mismo. Nagkaroon lang tayo ng wisdom at karunungan nung tayo nga ay nakapagbasa ng salita ng Lord. Nagkaroon na tayo ng wisdom at karunungan, din na tayo basta-basta patol ng patol sa masama. Pero yung masama tayo din naman yun, number one natin sa sarili, huwag tayong feeling. Di ba? Tama ba yung palawanag ko, madam? Apo. Okay. Ayun guys, ang sarap ng ano, yung pinya. Ayun, ang sarap ng buhay, guys. Dahil busog. 13, lalayo ka nito sa mga tampalasan. Unta mo mga pagtampalasan na yan. Kahit lumalayo ka, sinusundan ka pa rin. Ay, basta kay alam mo yung salita ng Lord, ang pangsagot mo doon ay verse. Diba? Ang Panginoon nung nutokso sa nitaning doon sa Matthew chapter 4. Panagot, ang sagot niya ay puro verse. Yung nga naman. Ang galing. Tayo din naman. Ayun ang isasagot natin. Huwag tayo makipagtalakan kung ano-ano. Ilalayo ka doon sa mga tampalasan na ang landas, na pinili landas ng kadiliman. O diba? Sino ba ito? Diba tayo dati ganun? Si Mami. Nakala natin kung sino na tayo. Ayun, salamat sa Panginoon sa mga salitang to. Verse 20. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Amen. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Ayun guys. Hanggang hininga may mapatid. Huwag mo na tigilan. Okay daw, ano sabi ito. Kaya nga, tahakin mong landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggat hininga ay mapatid. O diba? Parang yung, yun lang mga kapatid sa paglingkod mo sa Panginoon, yung paghininga mo ay napatid na. At doon ka rin naman uwi sa Panginoon. Tama ba? Apo. Hindi ba? Ayan yung ating pangunahing ano dapat. Yung ating manual of life itong Biblia. Tunay naman. Hanggang daw mapatid, huwag mo daw hiwalayan yung salita ng Lord. Kasunod ka para may mapayapa. Yung verse 22, ikaw naman. Abay, kailangan mo lamon eh. May imumuna may nandito. Para kung may nagtagang pagkain dito. Sa 32, ngunit ang masama sa lupain mo wala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Diba? Nung masama, ngunit ang masama, sa lupain mo wala. It's either lipuli ni Yahweh o kaya naging mabuti na silang lahat. Kaya wala na yung masama sa lupain. Di ba? Pati dahil yung ugat ng mandaraya, bunutin daw. Oh. Di ba? Mandaraya yung mga kapitbahay mo. Bunutin ng Panginoon yan. Oh. Sila yung naging mabuti na din. Dinabunot. It's either itapon kung saan. O yun, ibig sabihin nun, huwag tayong feeling, baka tayong may tapon. O sabi dito, ngayon ang masama sa lupain, mawawala. Bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. O di ba? Salamat sa Lord na tayo yung mga ugat natin may mga pandaraya, pangangamkam, pang ano. Nabunot na ng Lord kaya nawala na. Nawala na sa atin, sa lupain, sa sarili natin. Kasi yung atin naman mga
katawan tinawag na lupain, tinawag na bukirin, di ba? Sabi yun sa 1 Corinthians chapter 3. Kaya, salamat sa Panginoon na nawala na sa sarili natin yung kasamaan at mga nabunot na, yung mga pandaraya. Basta, balik tayo sa ano? 133. Sa Proverbs po, di ba, kawikaan? Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, amen, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ayun guys, sabi dito sa 222, ngunit daw ang masama, sa lupain mo wala, bubunutin pa rin ugat ng lahat ng mandaraya. Ayan. Huwag tayong piling kasi tayo nabunot ang sunod mga masama natin. Ugali, yung mga pandaraya natin. Kaya nawala na sa ating sarili. Pero minsan mabalik. Pero dito naman sa 133, ngunit ang makinig daw sa akin, sabi ng Panginoon, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Yay! Glory to God. Wala tayong katakutan. Takot din sa mga yan. Takot ka sa Panginoon at ibigay niyo yung nasa na yung puso. Kaya ayun, salamat sa Lord. Ayun guys, tapos na tayo. God bless, good morning guys. Ayun, salamat bye sa Panginoon sa gana ang buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Bye guys!